sumabit ang pulis. Ano nangyari? Pamangkin ko, sir, si John Paul Hiram, sir. Pamangkin mo siya? Pamangkin kong tunay, sir, ang panagalaga naman ng men, sir. Nakasama yan sa gila, sir. Anak yan ang kapatid ko, sundalo, sir. Ako, may sabi kong sama ko ng loob sa iyo, JP. Alam mo, JP, maliit ka pa, iniwag ka ng papa mo sa akin. Dalawa kayo, magkapatid. Wala kang utang na loob. May pangalan mo ulit? Olive Eram Martin. Bigyan ko na lang kayo ng pambiling pagkain. 1,000. Ay, sir, salamat po, sir. Thank you very much, sir. Oh. Ruan, hati-hati na kayo. No? Apo, sir. Oo. Si nanay naman, taga-Sanga, nay? Tugigal ako, sir. Nag-aayos ako ng papel ko. Ba't nandito ka naman? Dati ako, sir. Dati kang pulis? Ano nangyari? Inigal laging na-assign ako sa UIN dati. Palipat ako sa Tugigal, doon ako nagka-problema. Tapos, sir, inaayos ko yung papel ko. Inabutan ako ng lockdown dito. Inabot? Ah, kasi lalaki kami dito. Oh, sorry, nay. Sige, tanungin ko muna si nanay. Ikaw, nay, dati kang pulis. Opo, sir. Tapos, ano nangyari? Nagkaroon ako ng problema nung nagpalibat ako sa Tugigaraw kasi nandun ang pamilya ko. Opo. Ngayon, nung... Ah, nagpa-destino ka sa Tugigaraw? Yes, sir. Kasi nandun ang pamilya ko. Wala ko sa asawa ko. Almost 20 years. Ngayon, nung nasayan ako dun, sir, nagka-problema lang. Kasi bawal ang nanay labas. Yung apat kaming pulis, 2019. Opo. Ngayon, nung nalusot ng hepe kasi kami, tagang chinipoint namin, hindi pwede ilabas yung 5 container van ng Nara. Opo. Nung pinaano namin ang Nara, yung hepe namin, pinagalaman niya yung ano, yung container van, sir. Oo. Nalusot niya, binigyan siya ng 5 million. After 15 days, lumabas yung dismissal order namin, apat ang pulis. Tanggal kami. Ang hepe namin, wala na. Hindi alam kung nasaan na. Siya tumanggap ng pera, hindi kami nakatikim kahit piso. Lumuwas ako dito, bago mag-lockdown, siguro one month, nag-lockdown na tayo. Sabi ng anak ko, ma'am, umuwi ka na kasi mag-lockdown na, hindi pa akong naniwala noon. Oo. Oh. Doon, Diyos ko, dito ako nabutan ng lockdown, sir. Nilalakal ko lang galing dito hanggang ombudsman, hanggang lapukong, hanggang kiyas, gabing hirap ko noon, Diyos ko. Dito, hindi kami ayuda dito, dito, kapitambay kami dito noon, no? Hindi pa nga ako nahurong dyan sa Barangay Pio. Yung imburnal doon, buti nabuhay pa ako, sir. Dahil yung imburnal pala doon, nung binagyo nun ng Undoy, diretso pala, tagos pala yun sa Ross Boulevard. Naghawak ako ng kahoy. Tapos ang busy in disguise. Yung chairman na siya, inakyat ko yan sa barangay nila. Tulungan mo ako dyan. Ay, sugat-sugat yun dito. Nahulog ako sa imburnal. Opo. Inasikaso naman nila ako, inasikaso nila ako. Pero naka-DILG yan. Si ano pa noon, sa Undersecretary, ano pa ang ano sa DILG. Tatlong hearing kami. Eh ngayon, iba na field at tagal na posiso. Pero binigyan ako niya ulit siya, kasi napakul na siya. Tapos lumipat ako dito lang, kilala kami, si nanay ko, Aray. Aray din siya. Dito na ako nahiyang. Kasi inaantay ko na lang siya, yung aking ano, sir, back pay, 3 years. Magpo-4 years na, wala ko sa ako. Naghihirap ako talaga, talagang. Nagingin na lang ako sa mga kapulisan, sa presinto ng mga pulis na noon ng pagkain, bigas, bibigyan ako. Pero ngayon, nay, may record ka pa rin sa pulis? Oo. Ano na ako, sir? Nare-instate na ako ito ng March. Pero hindi pa ako nag-report kasi baon ako sa utang. Inaantay ko na lang yung back pay. Anong pangalan mo na? Olive Martin. Olive Martin? Opo, sir. Ayan sa'yo ng papel ko, sir. Kaya nga din, sir, magigilang ako ngayon, sir. Tumingi ako ng tulong kay Sara Duterte, kay Vice Duterte. Ayan, no, pinasunod pa ako. Ayan yung ano ko, PSA ko, ayan yung vaccine. Ang daming hiningi sa akin, ayan na, yung ano ko sa lantang. Nakarili na yung aking back pay, pero hindi ko alam bakit. Ang tagal nilang ilabas. Hindi naman nakatulong sa akin ng official, nagpalapitol po na ako. Sana nga lang, bago ito mag-December, kasi uwi na ako sir. Ang mga anak mo na, ba't di ka tulungan? Asaan sila? Sir, galit sa akin mga anak ko, dahil hindi ako umuwi nga nung bago mag-lockdown, pinagal ko ng pamasahe. Hindi ako naniwala dahil, alam ko sir, pag tumanda tayo, ang mga anak natin hindi tayo sigasuhin. Gusto ko may sarili akong pera. Siyempre sa 25 years sa trabaho ko, siyempre nanghinayang naman din ako kung hindi ko
ayusin yung papel ko, di ba? Opo. Kaya inayos ko siya. Kaya sabi ko, hindi ako uwi hanggang hindi ko makuha yung pera ko. Labis na akong binigyan ng DWD, ticket, pinaparipan ko. Kasi uwi ako, bubulihin ako ng mga kapitbahay ko. Ang tagal mo sa Manila, di wala ka malang pera nakuha. Eh, iba pa naman sa probinsya, sa Pigaraw, sir, kasi mga tao doon, mahilig mong bully sa'yo. Sabi sa, sabihin sa'yo, ang tagal-tagal mo sa Manila, kahit ano pa sa lubong, wala kami. Ilan ang anak niyo po? Apat, sir. Ang asawa niyo, nasaan siya? Iwalay na kami ang asawa. Iwalay na. Oo, nag-asawa ng iba. Ilan pa na yung mga anak niyo? Panganay ko, sir, 31. Bata pa na byuda, isang anak. Ang pangalawa, dalawang anak. Kapag-asawa ng Australiano, iwalay din kasi sa lista ng Australiano. So, bali ang mga anak niya, hindi na kinukuha. Hindi kinukuha ng Australiano kasi ayaw bigay ng anak ko. Siyempre, mahal niya ang mga anak niya eh. Kaya ang isip niya, siya nalang magtrabaho kahit wala susunod ng ama. Yun. Kaya hindi niya binigay ang mga anak niya. Kasi sabi ng Australiano, give me my son. Ayaw naman ibigay ng anak ko. Kasi mahal niya ang mga anak niya. Ang pangatlo ko, may trabaho rin, pero ang munisipyo, magkano man sa... Sa tingin mo na, yung kinukuha mo sa pinagtrabaho mo bilang pulis, makukuha pa? May babalik pa? Yun lang, sir, ito lang ang inaantay ko, sir. Sana itong taon na ito, sir, ibigay na. Itong taon na ito, yun lang ang inaantay ko. Kasi inaayos ko naman na eh. Okay naman. Oo, okay na. Inaantay ko na lang, sir. Kaya ang paghihirap ko, grabe na. Sabi ko, malapit ang bibigay ang katawan ko. Kasi pumayat ko eh. Opo. Grabe ang payat ko. Oo, bibigay talaga kayo pag nandito. Buti na nga lang, sir. Hindi ako na COVID. Oo. Talagang sabi ko yun ang pasalamat ko. Makapuchis ko kung makovid pa tayo. Wala na. Kawawa pang anak ko. Sige na, keep on praying lang tayo. No? Huwag mawala ng pag-asa. Bigyan ko na lang kayo ng pambiling pagkain. Salamat, no? Sir. Oo. Kaya, stop. Oh, 1,000. Ay, sir, salamat po, sir. Thank you very much, sir. Oh, 1,000. Sir, thank you very much. Ha? Salamat po, sir. Isa. Salamat, ha? Sir. Kain kayo. Salamat, sir. Ha? Kain na muna kayo. Ha? Kain kami, sir, talaga, sir. Kain kayo. Ipinin oh, ipunin nyo. Opo. Ay ano, tipirin nyo para makasurvive kayo. Sir, huwag ka lang bulo ka lang langit, sir. Oo, kung ano man yung pinaglalaban mo na, ipagpipray ko, sana makamit mo yung ano, hustisya. Nakamit ko na, sir. Hinahantay ko na lang, sir, yung release. Ah, releasing na lang. Opo, sir. Salamat sa Diyos. 3.9, sir. Pero ang dami kong utang, sir. Sana makuha mo na para makasama mo yung pamilya mo. Ang dami niya sa akin nagsabi, sir. Ah, maniwala ka dyan, walang pila makakuha yan. Hinaya ko na sila. Sabi ko, di ba rin, ang Diyos lang kaalam. Bakit ako naghihirap sa Manila? Kasi noon dyan, hindi ako natulog sa bangkita. Alam niya yan. Hindi ako natulog, nahiya ako. Ako lang manunta ka niya dito lang sa mga ano. Dumadaan ako dito, sabi niya dito, alam matulog dahi. Buti na lang ako dito kasi nanay ko waray summer. Ah, kaya naging magkalapit ang loob niyo? Siya lang ang... Alam mo yung basketball player, pamangkin ba niyo? Pamangkin ko, sir, si John Paul Iram. Sino po si? John Paul Iram. John Paul Iram? Talk-text siya ngayon, sir. Ah, nasa talk and text niyo. Pamangkin mo siya? Pamangkin kong tunay, sir. Ako pa nakalaga naman ito pa yan, sir. Pinabayaan. Hindi ka manawagan sa kanya para mabutan kayo. Pinabayaan na nga. Pumunta ako, sir, sa kanya sa Pasig. May kundo siya, sir. Opo. Binigyan lang ako 500. Hindi siya umarap sa akin. Kaya siya palagi pa sa kanya, pinalaki niya. Ako palagi sa kanya kasi ang nanay niya nung mag-Amerika na... John Paul Iram ng Tokentex? Opo, sir. Opo, yan. Nakasama yan sa gila, sir. Pamang-anak yan. Anak yan ng kapatid ko, sundalo, sir. Kasi military ang ano namin, sir. Pinagin siya dito. Kaya wala ko lang kwenta. Pero hindi siya tinulungan. Keep on praying lang, Nay. Huwag ka mawala ng pag-asa. Sigad lang, nakakalam ng lahat. Alam ko, sir. Kaya tuwing linggo lang. Lakasan mo pa yung loob mo. Ako, sir, palo pa na lang. Kanina nga, sir, oh, sabi ko sa kanya, sabi ko kasi na, tingin pa, utang mo lang ako ng 20 bilya akong kape kasi nagutom ako. Opo. Bigay naman siya ng 20. Sa akin, sabi ko, pag maligo ako, wala akong shampoo, bigay niya shampoo. Kasi pag ako naman, kung siya naman wala, binibigyan ko niya. Oo. Kaming dalawa lang nakaintindi kasi iba dito maladamot, sir. Dito iba, maladamot. Salamat, sir, ka talaga magpapanugbo ka. Pagkakirapi ka. Kasi sabi ko sa kanya, magkapira ako, sabi ko, bibigyan kita ng... Pagpatirapin mo, pagpalakad ka. Kasi nang wala pa yung nantay mo. Ano nakakakbang-akbang na rin ako? Dahil so, pag wala kayo dito, saan kayo nag-stay? Ako, sir, pag-araw, sir, maalis ako, sir. Siya naman, siyempre, tinutulak niya ito. Dati tinutulak ko ito, pero ngayon, sir, pwede na siya magkalakad-lakad hawak ko, sir. Oh, kanina hindi makalakad, ngayon makalakad na. Hindi na makalakad. Kakalakad siya, sir, pero saglit lang. Nakakalakad lang yan. Ano yung pangalan mo ulit, Nay? Olive Martin.
Olive Martin. Opo, sir. Sige na, ha. God bless you, sir, po. Ano pangalan niyo, sir? Ako po si Frankie. Sir, ano, God bless, sir. Paano yung pagpalaing ka ni Lord? Daddy Frankie po. Charity vlogger po kami. Ay, kaya pala. Ayun, alam ko may group room yan sa tangan. Opo. Saan kayo, sir? Sa vlogger, charity vlogger. Charity vlogger po kami. Nagtaka lang ako kasi bakit may mga nanay, lola, na nakaupo ako, dito. Dito pa lang ako, sir. Sobrang akong stress, pagod, gutom. Ewan mo ka, palang sabi nila nanay. Sabi ko, anong nanay-nanay, matanda ka pa sa akin. Kasi pagod ako, sir. Wala po lang sa pahinga, wala sa kain. Lakasan mo lang loob mo, ma'am. Ha? Kaya mo yan. May Bible ako palagi, daladala. Opo, yun. Huwag mawala na pag-asa. Kakalina, nakahiga ako. Manawagan ka kay ano, yung pamangkin mong basketball player. Madamo, sir. Madamo. Si Brandamo. Pag narinig niya to, sigurado ako maririnig niya eh. Alam niya. Try mo lang, Nay. Oh. Alam mo, John Paul, pinuntahan kita doon, nung lockdown noon sa Pasig. Humingi ako ng tulong. OIC ang nakausap ko. Ang sabi ng OIC, 500 lang daw binigay, pero hindi ko tinanggap. Dahil simula umalis mama mo sa Amerika, iniwag ka sa akin ng kapatid mo, kapatid ko, kasi ang kapatid ko baon sa loan. Dahil nagloon ang kapatid ko, sir, dahil sa malaki ang bayad sa sir sa pamunta Amerika. Pagdating sa Amerika, ang mama mo nagloko ng lalaki. Ngayon, sir, ngayon maganda ng buhay mo ngayon. Diyos ko, humiyak ko siya ng tulong. Hindi mo ako matulungan. John Paul, kilala mo yung basketball player na John Paul? Si Jay Poy kung tawagin. Jay Poy, ng token text daw? Tukang dati sa Blackwater siya. Tapos lalipat sa Sagilas, nakasama sa Sagilas. Tapos ngayon, tukang text na siya ngayon. Token text? Tukang text siya ngayon. Pamangkin kong tunay. Humingi ako ng tulong. Pero iba ugali. Ako pa, nagpalagi niya. Dalawa sila magkapatid na lalaki. Kaya sabi ko manawagan siya, baka matulungan siya. Madami. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin. Naglalaro, sir. Tukang text, sir. Yeah, man. Sir, ang sasakyan niya, ilan ang sasakyan niya, pero ibang nga ugali, sir. Mm. Kaya sabi ko, sa bagay, wither lang. Dahil ngayon, ganun ako. Darating niya ng panahon na babalik ako sa... Sabi ko, ang Panginoon niya sa buhay, nagkakasal ng apoy. Sabi ko, darating ang araw na lalapit. Ako, sir, nung dalaga pa ako, sir, Eram. Si John Paul Eram. John Paul Eram. Ano yan, sir? Nung time na yun, nakalap si Michael Jordan ng basket... Itinitrain na basketball player. Isa si John Paul Lacuana kasi ang kanda si matangkad. Oo, kasi matangkad si ano, kung family kayo matangkad. Matangkad kami, sir. Mm-hmm. Oo. Pamangkin daw niya si ano, si John Paul Eram, basketball player ng Token Text. Kilala niyo? Hanapin mo siya sa ano, siya sa Facebook, sir. Yan. Mm-hmm. TV player. Talaga ang ano ko, kagayon, Eurocidia po. Ang asawa ko, sir, taga-tuwiga raw. Doon na ako napatayo ng bahay. Kaso ng asawa ko, nagloko. Siyempre, sir, nandun ang bahay namin. Nandun mga anak ko, hindi ko pinibinta. So, sorry na, interrupt kita. Ano yung pangalan mo ulit? Olive Eram Martin. Yun. So, yan mga kababayan, mga kabarangay. Si nanay na nadaanan ko dito, pamangkin daw po niya ang basketball player na si John Paul at nananawagan na sana maabutan ng tulong kasi almost, ilang taon ka na dito na eh? Ano lang ako dito, sir? 3 years na, no? 3 years. Almost 3 years na po sila nasa bangketa. So, nagkataon yan, mga kababayan, na nadaanan ko sila rito at inabutan sila ng kaunting tulong pinansyal. Salamat na ako, Led. Kanina kinain mo, kanina tinapay lang. Mm-hmm. Saka kapi. Sana na'y mabalikan ko kayo rito kung taga doon dito lang talaga kayo. Dito lang talaga, dito lang kami kasi ito lang mabait sa Suki. Dahil dyan, masama ugali may-ari niyan. Pinabalangkay kami. At sana po, sa pamamagitan ng videos na ito, okay lang po ba yung videos namin, i-upload namin? Okay lang, walang problema. Wala salamat po, okay, sa pamamagitan ng videos na ito. Pagkakasalita ako, may sabi kong sama ko ng loob sa iyo, JP. Alam mo, JP, maliit ka pa, iniwag ka ng papa mo sa akin. Dalawa kayo magkapatid, wala kang utang na loob. Ako, hindi ako nanunumbat, pero sana naman, hindi ka sana magkaganyan kung hindi dahil sa akin. Dahil iniwalan ka ng ama mo, dyan ang ama mo, buriyong ng utang kasi labaon sa loan, sa upslide. Ang nanay mo, nagloko sa Amerika. Ayun yung nangyari ngayon kay tumaas ka na, tutulong, hindi ako lang tulong sa'yo, binaliwala mo tulong, hindi ko tulong sa'yo. So, bagayan niya naman ng Panginoon. Opo. Panginoon, nakakalam sa'yo, darating ang araw, babagsak ka.
kasi wala namang PBA player na aangat kung masama ugali, di ba, sir? Opo. Ito ang caretaker, so okay. Mabait yan, sir. Talagang wala kami problema niyan. Caretaker yan. Sana marami makapanood ng videos na ito. Mga kababayan, sana may makatulong kailan nanay dito. No? Taga saan po kayo? Taga Tacloban po ako. Tacloban? Saan yung Tacloban? Waray. O, Waray nun. Layo, ba't na kayo? Ba't kayo nakarating dito? Hindi ako nakakalakad po yan. Pero bakit kayo nakarating dito? Yung during Yolanda po, namatay ang pamilya ko. Ah, yung bagyong Yolanda? Ay, namatay ang anak ko, asawa ko, at mga ako. Ah, kaya pumunta kayo rito? Sila, dito lang kami nagkakilala. Ah, siya? Kilala nyo? Oo, dito rin. Ah, dito rin nagkakilala. Kaya dito kayo natutulog? Opo. Wala matulugan. Wala kayo natulugan po. Wala kayo matulog? Dati kami magpagkain. Walang nagbibigay? Wala, kuya. Mahirap kasi ang buhay, Nay. Oo nga, wala. Di pa kami nanandahalian sa tulay. Nag-aantay lang kami. Wala naman. Ay, paano kung walang magbigay? Eh, bahala na lang, kuya. Di ba maya ulit? Anong hanap buhay niyo po? Hindi siya ano, malakad ako. Napapalimun sa kalor. Buti may wheelchair ka. Binigay sa akin po. Sino nagbigay po? Dito lang po. Sa lugar na to. Ah, so ibig sabihin kilala na kayo sa lugar na to? Oo. Ilang taon na kayo dito? Magsiguro ako dito mga pabalik-balik ka ako mga tatlong taon ka. At tatlong taon? Oo, pabalik-balik ka. Ganyan. Pero wala kayong pamilya dito? Wala po. Sulo lang talaga? Sulo flight lang po. Wala kang anak? Namatay ko lang. Lahat? Namatay. Ilan? Si Catherine, si Sausam, tatlo, asawa ko at tagapo ko. Yung bagyong Yolanda? Opo. Malakas ba yun, Nay? Malakas. Namatay ka? Ganyan kataas, lupas pang tubig. Saan po? Sa Tacloban? Opo. Ah, parang yun yata yung pinaka... Pinakamalakas na bagyo sa buong. At saka sa... Sa Tacloban yung pinakamalala, yung pinaka-apektado? Tacloban ang sentro kasi na doon. Doon ang sentro sa ano namin, sa yung Grand Hotel, napakataas. Lahat kayo tiga Tacloban? Ay, tiga ano ba? Atugiga raw naman si Nana. Kayo po Tacloban. Si Tatay? Ako, Tacloban kasi napatay ka rin yung mama ko. Dito lang kami nila kilala para kayo magkamag-anak. Magkakamag-anak na rin. Oo. One for all? All for one. All for one. Paano yan? Pagka umulan? Wala, di ko na nagigit. Nagigit lang natin. Pwede mabay kong busok yan. Nagbubukas ba to? Lagi? Bukas. Bukas na ito kaya bukas. Isipin naman namin kung saan naman kami tatampay. Ah, sa Linggo, sarado to? Pero okay lang na magtambay kayo? Okay lang. Mabuti, mabait. Pinakatulaan mo nang tumayari. Anong nangyari na eh, nung namatay yung pamilya mo? Paanong ginawa mo? Wala, pumunta ko na Maynila. Paanong nangyari, bakit namatay sila, ikaw hindi nakasama? Paano, doon ako sa bukid. Ah, sa bukid ka? Oo, naiwan ako. Ibig sabihin, sa bukid walang bagyo? Wala, hindi ay inabot yung bahay namin. Yung isang bahay ko sa Tacloban, natinda ako na malaki. May tindahan kayo malaki? Oo, oo. Ano yung nalunod sa baha? Paano? Yung pag ganang tubig, natangay lahat yun. Ah. Ang mga patay doon. Kasi yung Yolanda noon, dami na matay sa Leyte. Ang kita mo, inaapakan na lang mga kahanap ko ng pamilya ko, naapakan ko mga patay na. Ah, nung nak... Nilibig niya lang agad. Tapos, pag managamit ng pamilya, ilinipat na. Yun ang nangyari sa iniwanan nyo na yung lupa nyo doon? Nandun pa rin yung bahay ko sa bukid at saka yung... Ba't hindi ka bumalik doon? Wala na mag-aalas ka sa akin, lalo na ngayon, yung makalakad. O paano na buhay mo? Tulang ko ito. Bahala na ako nag-aantin. Hihingi na lang siya. Nihihingi na lang ako pag magbigay sa akin. Wala ka talaga kamag-anak? Wala. Kapatid? Wala na. Patay na nga sa lahat. Patay lahat? As in? Ano piliyedo mo na eh? Santos. Pangalan po? Cristina. Cristina Santos? Opo. Parang napakahirap naman ng kapalaran mo na eh. Parang well, pwede ko na ipagdala kay ano sa... Sir, may magbigay sir, gracias. Wala talaga, okay lang. Natanggapin ko na na. Wala talaga namimigay. Wala talaga namimigay? Wala pa. Anong oras na?
Hindi pa kayo nananghalian. Almusal meron naman. Nakalmusal, tinapay. Tatlong tinapay. Ah, may tinapay naman. Kanina umaga. Isang kape, may nagbisa, may tatlong tinapay. So, maraming salamat po mga kababayan. God bless po sa ating lahat. Sir, maraming salamat po, sir. Pagpalaan kayo ng may kapal, sir. Opo. Dahil hulo kayo ng langit. Kasi Linggo ngayon, hindi ako nagsimba dahil nakalap ako ng pangkain ko. Kasi na, hindi ko pagsimba ang kapalit pala ko, kuminabukbo. Dinala lang kami ng, guide lang kami ng Panginoon para makita namin kayo. Para makapag-abot kami ng counting tool. Lahat po ng biyayang dumarating ay kalugod ng Panginoon. Sir, God bless, sir. Yan. Thank you so much po, Nay. Sana makita tayo muli. Nay, thank you po. Salamat, po. God bless. Yan lang ako, sir, sa alapan. Oo. Sige po. Palakad-lakad lang. Ayan na, si tatay, yung kasama nyo. Oo. Saan ka galing, tay? Ha? Nahanap kaya rin. Oh, para sa'yo, para ipangkain ka rin. Uy, maraming salamat po. Oo, walang ano man. Salamat po sa... Sige. Ipunin, tipirin nyo na lang yan para may pangkain kayo ilang araw kahit papano. Salamat po. Sige, salamat. God bless. Salamat po. God bless. Opo. So, ayan mga kababayan. Sa malit na kaparaanan ng ating team, ay may natulungan na naman tayo. Maraming salamat po. God bless.